Hello! How are you, friends? Please sorry sa aking face. Nandiyan pa rin sila. Pero hindi naman yan yung topic natin. As you can see to the title of this video, I'm planning or nakapag-decide na ako na pupunta ako sa Tokyo sa September 30, 2017. Ipapaliwanag ko lang kung bakit ako pupunta ng Tokyo. Bakit September 30? Marami namang araw, diba, na pwede akong pumunta doon. Kaya September 30 kasi meron isang festival, Philippine Festival doon ng September 30, 2017 to October 1, 2017. Saturday, Sunday siya. Ang pagkakalam ko, isa sa pinakamalaking Philippine Festival dito sa Japan, which is sa Hibiya Park, Tokyo. Gaganapin yung event. September 30 lang ako nandun. One day trip lang. Ano ang sasakyan ko papuntang Tokyo from Osaka? At magkano yung pamasahe ko? Shinkansen or bullet train yung sasakyan ko papuntang Tokyo Station. Yung ticket ko is round trip ticket na 9,800 yen or 8,975 kung sa peso. Round trip na siya. Pero yung parang normal na presyo niya is yung one way is 14,000 yen. Bale, sabihin na natin yung round trip is 28,000 yen. 28,000 yen is nasa 12,692 peso kung hindi ako nagkakamali. Halos kalahati rin yung nasave ko. Plus merong coupon na kasama to trip or sightseeing doon sa Sky 3 Tokyo. Ang alam ko sa entrance doon is nasa 3,000 yen. Bali mga 1,200, 400 pesos, ganun. Mahal din, kaya sayang din kung hindi ko siya puntahan kasi kasama niya siya sa ticket ko. Yun, kaya medyo sulit. At meron din free coupon na binigay na kasama na isang coupon na 250 yen, which is 113 peso na pwede ko magamit sa isang convenience store dito sa station. Pwede akong bumili ng kahit ano. Siguro yung bibiling ko is beverage or drink na lang para meron akong inumin pag sakay ko ng train papuntang Tokyo. Kasi mga 2 and less than half hour yung biyahe from Shin Osaka to Tokyo Station. Ang alam ko yung bullet train or Shinkansen is sa Shin Osaka, hindi sa Osaka. So kailangan pagsasakay ka ng Shinkansen or bullet train, alam mo na sa Shin Osaka Station ka, hindi sa Osaka. Hindi ko yun alam dati. Nag-search lang din ako at sinabi ng aking asawa. Saan ko ba nabili yung ticket ko? Sa JTB office na malapit dito sa bahay namin ko nabili yung ticket namin. Ang JTB ay isang pinakamalaking travel agency, kung hindi ako nagkakamali, dito sa Japan. At isa sa pinaka-largest na travel agency dito sa mundo. Siguro check nyo na lang yung website niya kung balak nyong mag-travel, kung saan man, para malaman nyo rin yung mga promos na offered nila. At ilalagay ko na lang sa description box below yung link ng website nila para ma-check nyo rin kung gusto nyo. Meron akong notes dito or plano na sa pagpunta ko sa day trip ko sa Tokyo. Hindi naman siguro 100% or masusunod ko yung plano ko dito. Pero mas maganda na rin yung meron kang plano, diba? Para pagdating mo dun sa Tokyo or pag dumating na yung araw na yun, hindi ka nga. Or mas, let's say, hindi masayang yung oras mo sa kakaisip kung saan ka next na pupunta, kung anong sasakyan mo. So, linagay ko dito yung mga train line. Kasi sa Tokyo, syempre, malaking city yan. Maraming train yan doon compare dito sa amin, sa, which is compare sa Osaka. Para sa akin, yung Osaka, napakalaking city na siya. Ano pa kaya doon sa Tokyo? Kaya talagang plinano ko talaga siya dito. Kahit hindi ko siya 100% na masusunod or tama, hindi siya 100% na tama, at least meron na akong idea doon. At masisave ko rin kasi yung battery sa phone ko. Kasi pag check ako ng check sa Google Map, may tendency na malobat ako. Ayoko naman magsayang ng oras at magsayang ng panahon na maghanap ng cafe or ng pagsasaksaka ng pag-charge dito sa phone ko, diba? Gusto ko naman masulit yung day trip ko papunta doon. Sa likod ko yung mga anak ko, nanonood sila ng TV. Maaga pa ngayon, mga around 8 a.m. pa lang. Ipapakita ko na lang kung paano i-search sa Google Map na kung yung mga train line, kung paano malalaman ko anong oras. Kasi dito sa Japan, napaka-strict ng
time nila sa mga train. Kung ma-late man sila, kahit 1 minute o ilang seconds lang silang late, nagsusorry talaga sila. Yung talagang isa sa pinakagusto ko dito sa Japan, yung on time sila lagi. Hindi naman siguro lagi, pero 99.9% on time sila. At nagsusorry sila once na kahit minutes lang sila na delay or na late. Yun. Ipapakita ko rin yung kung ano yung mga sinulat ko dito na plano, kung magkano, ganun. Kung anong oras ako pupunta. Since maaga ang dating ko sa Tokyo, mga 9 pa lang ata dating ko sa Tokyo. So may time pa ako kasi alam ko mga 10 a.m. pa ata start ng event sa Hibiya Park na malapit sa, I think mga 11, less than 11 or 20, less than 20 minutes or 15 minutes, less than ganun yung lalakarin ko from Tokyo Station. Pwede naman ako sumakay ng train pero depende sa plano ko kung sana hindi ako mawala. At dahil nga sa pamilyadong babae ako, 'di ba alam niyo naman 'yun. Syempre unang-una wala talaga akong plano na pumunta ng Tokyo or kahit sa isip ko hindi ko 'yun nasabi na or hindi ko 'yun naisip sa sarili ko na pupunta ako ng Tokyo kasi may festival na ganun. Wala talaga. At hindi ko rin alam na yung eksaktong information ng Philippine Festival event na yon sa Tokyo. Yeah, familiar sa akin na may ganung event pero hindi ko alam yung exact na information kasi hindi ko nga sinesearch kasi wala talaga akong planong pumunta dun sa ngayon lalo alam mo na may mga bata. Tsaka hindi ko talaga alam kung kailan ko gustong pumunta. Number one kasi naisip ko kaya hindi ako din nagpaplano na pumunta kasi nga malayo. Number one kasi yung mga bata maliliit pa kung isama namin sila parang hindi rin naman sila mag-enjoy dun, diba? Kasi mga bata pa naman sila eh. Tsaka malaking city ang Tokyo. Parang hirap magdala ng dalawang bata, lalo pa ganyan, maliliit pa yung biyahe. Yung bunso ko talaga, hindi siya pwedeng mapaupo mo lang sa isang train, sa isang upuan, which is kungwari sa train, hindi. Talagang magwawalaya siya doon. Alam nyo naman sa mga train, kung nandito kayo sa Japan, ang tatahimik sa mga, lalo na sa bullet train, tahimik yan sila. So, kaya hindi ko na muna naisip na pumunta talaga doon dahil sa mga alaga ko rin at hindi ko rin talaga masyadong feel din. At number two, syempre yung pamasahe. Hindi naman kami mayaman eh, mahal. Yung asawa ko talaga yung nag-search sa information about sa Philippine Festival dun sa Tokyo. Wala akong idea talaga. Na-search na yun, tapos tinanong niya ako kung gusto ko pumunta. Syempre ako naman, sabi ko, hindi. Kasi ang layo, tapos ang mahal. Alam naman yung mga bata. Sabi ko sa kanya, maliliit pa. Kaya, yun. Akala ko yung parang normal lang na tanong na pag sinabi kong hindi, stop na, wala nang kasunod na tanong. Pero nagtanong ulit siya, nang paulit-ulit, tapos nagsisearch talaga siya yung mga information, kung anong time nag-start, tapos sinatanong niya ako. Ilang beses niya akong tinanong, ilang beses din ako nag-no. Ayoko talaga, kasi nga, syempre alam niya naman mga bata, siguro okay lang kung sa Osaka, which is ilang minutes or mga 40 minutes lang kasi biyahe papunta ko sa akin. Siguro ganun. Tapos mag-i-stay lang ako ng 1 hour, 2 hours. Siguro mga 4 hours sapat na or 3 hours. Maximum 4 hours, 5 hours mawawala ako dito sa bahay. Okay lang. Pero so yun ang layo ng Tokyo. Kaya hindi talaga. Umaayaw talaga ako sa kanya. Noon pala talaga, meron siyang aasikasuhing business din doon sa Tokyo. Kaya makakapunta talaga siya sa event saglit. Hindi saglit. Piling ko mga 2 hours, 3 hours makakapunta siya doon sa Philippine Festival. Kaya makakapunta talaga siya Sunday nga lang. Sa case naman niya, bali free yung pamasahe niya, etc. yung pagpunta niya doon, free. Walang gagastusin yung asawa ko sa pagpunta niya sa Tokyo sa kaso niya kasi covered ng company. Kung sabi naman niya sa akin, kung worried ako dahil sa mga bata, andyan naman daw siya. Bakit daw hindi ako pumunta sa Saturday? Tuta Sunday naman yung punta niya. Pupunta siya doon, parang pagsasabayan niya na yung business tsaka yung event, parang ganun. Hindi naman pagsasabayin, parang pagpaplanuhan niya yung time kung paano siya makakasingit dun sa event. Kasi gusto, may friend din siya sa Tokyo na gusto mong pumunta dun sa event. So, sasamahan niya, magkasama silang pumunta dun. Yung friend niya, na-meet ko na rin yung friend na yun eh, yung friend niya na yun. Bale, ang mangyayari, siya yung bantay sa Saturday sa mga bata, ako naman sa Sunday. Total, mga bata pa naman daw yun sila. Parang hindi pa interesado sa mga ganong event at alam nyo naman sa Tokyo, alam nyo na malawak. At ang alam din na kasi ng asawa ko na hindi ako ganun ka-comfortable na iwanan ko sa kanya yung mga bata. Hindi naman sa hindi ko siya pinagkakatiwalaan or nagtatrust ako sa kanya sa mga bata. Kasi syempre ako yung nag-aalaga sa mga bata. Siya more on working siya. Tapos pag nandito siya sa bahay,
konting laro-laro lang niya, parang nag-worried ako, baka alam niyo hindi niya alam ano bang gusto ng bata, umiiyak na pala. Alam niyo tayong mga nanay kasi iyak lang ng bata, parang ah alam ko nang gusto nito, ah ganito, ah ganyan. Pero 'di ba? So hindi ko, although dati ini, 'di ba lumalabas naman ako mag-isa, naiiwan ko sa kanya yung mga bata ng maximum 4 to 5 hours. Okay naman, sabi niya ang dali nga daw alagaan ng mga bata, laro lang daman ang laro. Tapos masunurin naman daw. Sabi ko, masunurin sa kanya, sa akin mga pasawan. Ibig sabihin sa kanya lang masunurin. Hindi naman na good yan yung mga good yan yung mga anak ko. Siyempre nanay ako, good yan. Sabi naman niya, kung yung mga bata daw yung wino-worried ko, paano naman daw yung mga bata na mga baby pa lang na nawawala ng ina? Diba ako pa kaya na oras lang ako mamawala dito sa bahay, babalik naman daw ako, diba? So why not, diba, sabi niya. At kung sa pamasahe naman daw yung wino-worried ko, iniisip ko, okay lang naman daw sabi niya sa akin, kasi kung may kakilala ko doon, pwede mo naman ma-meet, sabi niya, para mas masaya yung adventure mo papunta doon, mas masaya yung experience mo papunta doon, at doble-doble yung purpose mo, kumbaga ganun, hindi lang dahil sa festival. So doon, naisip ko agad yung mga YouTubers na nasa Japan, yung pinapanood ko sila, mimimit ko sila. So ayun, nami-meet ko yung mga kaku-YouTubers ko na nasa Tokyo, yung mga pinapanood ko. Excited na ako ma-meet sila kaysa sa festival. Parang napansin ko sa asawa ko, hindi siya magastos sa mga bagay-bagay. Pero pag about sa mga experience, sa learning, at nakaka-inspired na mga bagay, parang supportive siya. Supportive siya sa akin. Parang supportive siya sa mga ganong bagay na alam niya, experience, learning, parang supportive siya. Which is yun ang kailangan ko talaga kasi marami pa talaga akong bagay na hindi pa alam at hindi pa na-experience. Sa edad kong to, guys, magti-27 pa lang pala ako sa November. Hindi pa ako ganong katanda. Hindi ko sinasabing perfect ako at marami na akong experience, marami na akong alam. Pero willing akong magkaroon ng mga experiences at learning. Kaya sinishare ko rin dito yung mga naiisip ko at mga thought ko, yung mga alam niyo yung mga thought ko sa buhay-buhay, sa mga bagay-bagay, para ma-share ko sa inyo. Tapos, alam niyo, magko-comment kayo dyan sa akin kung, ah, Jackie, ganito, hindi ganun. Natutuwa ako pag may nababasa akong ganung mga advice. Kasi, di ba, thank you, di ba, free na yun, may nag-advise sa akin. Kasi sino ba naman mag-a-advise sa akin dito, di ba? Yun, back to the topic. Para sa akin yung mga experiences na yan, parang forever naman na nandyan yan sa atin, di ba? We can look back balang araw yung mga experiences natin, forever na nandyan naman yan sa atin. Kaysa sa mga bagay na, alam nyo, yung mga nasisira lang, nawawala lang. So, parang okay din sa akin na ano ka sa mga experiences, learning, kasi nandyan yan sa'yo. Ma-absorb ng utak mo, ng isip mo, nandyan yan sa'yo. Pero na lang kung magka-amnesia ka. Diba? Pero na lang kung makakalimutin ka na. Yung parang sa buhay ng tao, parang pag mga bata pa tayo, nabubuhay tayo sa future. Pag nasa middle naman tayo, mga 20s, 30s, nabubuhay tayo sa kailangan mag-work tayo kasi kailangan may kainin yung family ko, or kailangan may kasi parang nagiging kailangan maging independent na tayo sa ganung edad, eh, sa mga 20s, 30s na may mga gusto na tayong bilhin. So parang nabubuhay tayo sa kasalukuyan yung pag nasa ganun na tayong edad. Tapos pag matanda na tayo, parang nabubuhay tayo sa past, na parang doon natin nino-look back yung mga memories, yung mga past, yung mga nangyari ng mga bata-bata pa tayo, para mapapasmile tayo pag matanda na tayo. Which is yung matanda na sinasabi ko is nasa 70s, 80s, 60s na. Ako hindi pa naman ako nandun. Parang ganun lang. Parang 80 lang ako. Pero hindi pa. Malayo pa. Mga ilang years pa talaga. Wala pa. Hindi ko nga mabilang kung ilang years pa. Kumbaga, para sa akin, for me, pag bata pa tayo, yung iniisip natin, kung wari ako, lang bata pa ako, gusto ko maging teacher, parang yun yung nasa isip ko, kaya kailangan ko mag-aral, kailangan ko maging mabait sa mga magulang ko, yung ganun, kasi gusto kong yun yung pangarap ko. Tapos ng mga nasa 20s, 30s na ako, yung iniisip ko na, kailangan magka-work ako kasi may mga gusto akong bilhin, may pangarap ako, gusto ko ganun, mag-aral, gusto ko ng ganun. Yung alam niyo yun, para sa sarili ko rin, para mabuhay naman ako, alam niyo yun, kasi nasa tamang edad na naman ako, eh. Mahirap naman yung asa ka lang sa magulang mo. Oo, syempre tutulong yung magulang mo yan, eh. Pero may mga time na parang syempre hindi naman sila lahat na nila maipoprovide, so parang nagiging independent na tayo sa ganong age. Tapos yun nga, pag tumatanda na tayo, doon na natin naiisip or yung mga memories, yung mga past, napapismel tayo. Or, alam nyo, napansin ko sa matatanda, parang na-appreciate nila yung mga maliliit na bagay lang. So, ayun. So, kahit parang ayaw ko munang pumunta ng Tokyo, why not, diba?
parang isang opportunity na good memories yung papalagpasin natin. At the same time adventure na rin at learning din sa akin. Kung hindi ngayon, kailan pa, 'di ba? I mean, marami pa tayong darating na mga opportunity experiences na darating kasi nag-okay naman yung asawa ko eh. Bakit? At saka wala namang problem, I trust him naman. So tapos pinilit talaga niya ako, which is both namin na desisyon yan. Hindi pumupunta lang ako dahil gusto ko, dahil bakit ba gusto ko? Hindi. At dahil nga sa pamilyado akong tao, kaya mahirap talaga mag-decide kung pupunta o hindi. Diba? So, hindi ako nag-share kasi gusto ko lang magyabang, ganun. Gusto ko lang i-share yung naiisip ko. For me, hindi naman talaga ganun kadali mag-desisyon pumunta talaga ng Tokyo dahil may mga anak ako. At wala akong trabaho na sasabihin ko ako yung gagastos sa pamasahe ko. Kaya hindi talaga ako nagdesisyon na pupunta talaga ako. So napansin ko rin kasi sa mga nanay, kahit na sinong nanay sa binan ko, na parang laging busy yung mga nanay pag sa... Ngayon, kunwari ako, busy ako sa mga anak ko, sa asawa ko dito sa bahay. Tapos someday, pag malaki na yung mga anak ko, syempre yung kunwari, nag-aaral na sila sa malayo or nagtatrabaho or may asawa na sila, parang magiging busy naman ako sa trabaho. Syempre magtatrabaho siguro ako noon dito sa asawa ko, sa bahay, magiging busy na ako. Sa yun, tapos pag matanda na yung asawa ko, kaming dalawa, kahit matanda na rin ako, matanda na rin asawa ko, magiging busy rin ako sa pag-aalaga sa kanya, di ba? Tapos magiging busy pa rin ako sa mga apo ko. Syempre gusto ko rin naman matulungan din yung anak ko sa mga anak nila. Yung ganun, yun ang pangarap ko, na sana matulungan ko yung mga anak ko sa mga anak nila someday na nandiyan ako sa tabi nila, di ba? Hindi tulad ngayon na parang layo ng parents ko sa akin. Hindi ko rin naman sila maaano na pumunta talaga dito para tulungan ako, kasi hindi lang naman ako kasi nag-iisang anak. Meron naman ibang responsibilidad yung mother ko, which is kaya na ako, okay naman ako dito, di ba? Kaya okay lang. Pero yun ang gusto ko sana, balang araw yung anak ko, pag mga anak siya, yung matulungan ko. Kaya nasabi ko rin na habang buhay, or lagi naman talagang busy ang mga nanay. Kasi nakikita ko ngayon sa binan ko, busy pa rin siya. Kahit pareho sila ng edad ng asawa niya, siya pa rin yung parang number one na priority na talaga. Alagaan niya yung asawa niya kasi nga parang may sakit rin yung asawa niya. Tapos nanong ko yung asawa ko kung mahilig ba yung nanay niya sa mga museum. Kaya ako kasi sa Tokyo, pupunta rin ako sa museum sa malapit sa Ueno Park. Sana makapunta ako at hindi ako maligaw. So tinanong ko yung asawa ko kung mahilig yung mother niya sa mga ganun, sa museum, sa mga shrine, sa temple. Sabi niya hindi ako sure kasi parang hindi yung mother ko nagkakaroon ng time na pumunta doon. Ngayon parang gusto niya pumunta na parang hindi, yung ganun. So doon ko rin naisip na bakit natin papalagpasin yung mga araw at pagkakataon? Bakit hintayin pa natin tumanda bago natin ma-experience yung mga bagay na ganun, di ba? Okay naman kasama yung family, with husband, with family, experience mo yung mga ganun. Pero wala namang masama na pumunta na mag-isa, di ba? Wala rin masama. Wala naman akong gagawin masama. Hindi naman ako... Alam niyo yun, uwi rin naman ako sa bahay, dito sa bahay. At importante talaga na may trust kayo sa isa't isa ng asawa mo, tapos give and take, tapos support each other. Na, yung channel ko pala, hindi naman talaga to family something vlogging. Kumbaga, Jackie Happy in Japan. Kaya ganun yung pangalan. Kasi, why Jackie is happy in Japan? Diba? Kasi may mga anak ako, may asawa, nandyan yung asawa ko, yung mahal ko sa buhay, nandyan sila kahit malaya ako sa family ko sa Philippines, why I'm happy in Japan. Sinishare ko yung mga experiences na yun kung bakit. Hindi siya talaga masasabing family vlogging talaga siya. Kaya sinishare ko rin kung saan ako namamasyal, yung ganon. Ganon. So, ayun na. Sana hindi kayo na-bored sa video na to. Sana na-enjoy nyo. Sana nakatulong sa inyo. Sana kung meron kayong mga suggestion about sa travels papuntang Tokyo, please comment down below. Thank you so much and thank you for watching. Bye! See you next time!